Chong, ikaw ba ay naghahanap ng isang liquid fertilizer na hindi nakasisira sa ating kalusugan pagkos ito'y nakatulong sa ating sakahan? Pwes, ayaw ka bala, Kachong, kay nandito ka sa aking channel ngayon at ako'y nagbe-basic review ng iba't ibang crops, inorganic and organic fertilizer. Some of them are chemicals like pesticide, insecticide, and fungicide. What's up, Chong? Kumusta, mas amigos? It's me again, Boholian Stories Rhapsody. Welcome back to my vlog again. And then for today's video, mga Chong, pag-usapan natin ang isang liquid fertilizer. And in this fertilizer, malalaman natin kung ano yung mga benefits, dosage o paano natin gamitin, best time to apply at iba pa. Pero bago natin hisgutan ang tanan ka ng mga tanana, ato sang ipatukar ang atong intro. Okay, Chong. So, karon wala tayong laing hisgutan kundi ang isang liquid fertilizer o ang ngalan ni Animo o ang Farmers Friends. Ang mga farmers natin from Luzon and Visayas, some of them are familiar with this kay dito man ang nagagikan ang uban. And then, unsa di ay ang Farmers Friends? Ang Farmers Friends, it is an organic fertilizer. Pwede po ito sa vegetables, rice, corn, root crops, fruit trees, plantation crops, high value crops, and ornamentals. Okay, so daghan ay halos tanan natin mga crops, pwede natin gamitan ni ining Farmers Friends. What are the benefits? I have here 5 major benefits nga makuha natin sa Farmers Friends. Una, organic fertilizers accelerates plant growth. Indot siya. Next, soil conditioner minimize soil acidity. So mao ni ang problema natin sa ating sa isa ka magsasaka, ang pagka-acid sa soil kapag kita ay magamit ta sa chemical fertilizer. Kay kadagwayan natin gamit sa chemical fertilizer, mahimong acid ang ati ang jota. So, kanis dya, Farmer's Friend, liquid fertilizer, makatabang ni siya para ma-minimize o mahimong neutralize ang acid sa ati ang jota. Okay. And then, third, yield maximizer, more tillers and fruit yields. Di pasabot ka ng more tillers, kanong tillers, ng branch tillers ha, sa bangko, dili na mao. Kundi, tillers ka ng, if I'm still correct, kanang sa example natin kanang humay, kanang mga sanga-sanga or saha-saha sa humay, mao na gitawag natin sa mga sa agriculture tillers. Okay. So next, replaces the use of inorganic and chemical fertilizers, increasing organic harvest. Wow. Which is very good sa mga mugamit og mga organic fertilizer. And last, improves flowering and fruiting of plants. So those are the 5 major benefits nga makuha natin sa Farmers Friends. Pero dili lang kana ang mga benefits nga makuha natin sa Farmers Friends. Og mupalit kag Farmers Friends, diha natin mabasa sa label sa Farmers Friend kung unsa pa di ay itong mga benefits nga makuha natin dinhi nga liquid fertilizer. Now let's proceed to the dosage or saan natin paggamit. So we have here size and packages. Sa 100 grams, ihalo na nato sa 20 liters nga tubig. Unya, gamitin nato sa kadakon sa ating sakahan, 1,000 square meter. Okay? And then, sa 500 grams, ihalo na nato sa 100 liters nga tubig. Unya, masigo na siya sa katunga nga hectares. And then, sa 1 kilogram, ihalo na nato sa 200 liters of tubig. Maigo na siya sa isa ka hektarya. So dili jud si Jackass, unlike magamit ang mga chemical fertilizer, mga sa ingani kadak-on nga mga square meter o mga hektar, mugamit ta og mga sinakusako nga mga fertilizer. Pero mga fertilizer da gasto sad. So while kani gamay lang isa ka kilogram, isa ka hectares, di ba? So question, bakit kailangan i-activate ang Farmers Friends? Kailangan nating i-activate ang Farmers Friends dahil meron tayong beneficial microorganisms na active nito. And then, kining Farmers Friends, water-loving ni si Jack. Then, ilang oras po ba natin ito i-activate? I-activate po natin ito 6 to 12 hours. Tapos, gamitin po natin ito sa loob o mas mainam sa loob ng 24 hours dahil active pa po ang ating mga microbials
niyan sa ganyang mga oras. So, sinabi ko po na water loving kasi kapag nahalo na po ito sa tubig, magkakaroon ng magandang effect sa ating halaman. And then, hindi lang po basta-basta tayo kukuha ng tubig. Hindi po basta-basta tayo kukuha ng tubig sa ating gripo kasi kapag nahaluan po ito ng chemicals o mga chlorinated ng mga tubig, maaring mamatay ang ating mga active microbials or mga active microorganisms kapag may chlorine siyang halo ang ating tubig. So ano bang dapat nating gawin? Kung wala kayong mga source of water na makita natin, pwede po tayong gumamit ng tubig sa ulan or sa tubig sa sapa na make sure lang natin na hindi po iyon nalang haluan ng mga chemical or mga chlorine. And then kung wala kayong choice, pwede naman po sa tubig sa gripo. Ibabad nyo lang po sa init ng 24 hours para mo evaporate itong chlorinated na tubig. Got it? Okay. So, mao to si Da. And then, mao ganito, ang activation is 6 to 12 hours. Now, let's proceed to the best time to apply. Apply directly to the soil. Apply early in the morning and late afternoon. So, mao dyan na kasagaran if mag-apply ta o mga fertilizer. Bisan pa man o mga insecticide, pesticide niya, ana. Mao dyan na kasagaran ang time nga applyan nato si dyan mga sadyo sa buntag o late sa hapon ka ng dome na, ka ng ngit-ngit na. Okay? Now, gusto ko maminaw mo aning tanan kay gina-specific or details dyan sila kung pila radi ay gamitin nato sa ato ang mga crops if ever nato specific crop nga ating applyan. Now, let's go to sa rice. Sa rice, 1 kilogram, mauman ni ang kanang conversion or mauman ni siya ang kanang akong giingan ganina nga pwede nato ihalo sa tubig. Sa 1 kilogram, haluan na nato siya og 200 liters nga tubig per hectare per application. And then, 3 application or 3 cropping cycles. So, it means nga katulo nato siya applyan. Okay, first, land preparation or in other, we say it basal sa paghalo-halo o pag-prepare para sa ati ang yuta or juta. Next, 20 to 25 days after transplanting or side dressing. So we know unsa nang side dressing kay inig-spin natin. Nara sa gilid sa ating tanom, di ba? Okay. And then last one is 50 to 60 days after transplanting or top dress. Okay? So, mo ito ang ating rice. Now, let's go to sa corn. Again, same ra, 1 kilogram per 200 liters of water per hectare per application. And then, 3 applications. First, basal. Next is 15 to 20 days. So, gikan sa pagkuan, gikan sa pagtanom, 15 to 20 days apply na sa taog kanang farmer's friends. And then the last one, 30 to 36 days. So apply na sad natin si taog balik sa farmer's friends. Mao to ang corn. Let's proceed sa root crops. Ang root crops same 1 kilogram 200 liters of tubig per hectare per application. Dito gyapon na nato unang applyan sa pagbasal or land preparation. Ikaduha, during side dress. Ikatulo, during top dress. So mao to ang ating crops. Let's proceed sa vegetables. Sa vegetables, 1 kilogram per 200 liter per hectare per application. First, apply during land preparation or basal. Same ra din sila pero ang nakanindot lang kung kanusa nato siya applyan pagbalik. So mao dyan na ating paminawan or timanan nato kung kita mag-apply. The second one is every 10 to 15 days. Mao na siya sa vegetables. And then, omora to duha. And then, ang ikatulo, repeat every 10 to 15 days until harvest. Mora to siya, duhara sa vegetables. Again, apply during land preparation og every 10 to 15 days until harvest. Sa vegetable to siya. Ari nasad ta sa fruit-bearing trees like mango, like lansones, like
unsa pa na diha, rambutan o unsa pa na mga high value nga mga crops o unsa pa man diha. So direta look for canopy line. I know nga familiar man kalibitang nay murag nabitaw sa motor nga natay canopy. So ate na siyang tan-aw insa na di sa kataas o insa na di sa kadako. And then dig 4 hole with 2 to 3 inches. So diha sa ating tanaman magdistansya taga may gikan sa punuan mga pipila mga metro siguro depende sa kanopi nga inyong natanawan tapos buhaan magbuo tag duha to tulo ka buho. Okay? Ay upat ka buho tapos ang gilaw mo 2 to 3 inches. Kay mao na siya atong buuan. Next is pour activate mixture farmers friends. So dito na to siya ibubo dili mismo sa punuan. Dito na to siya ibubo sa atong giboho. And then last is 1 to 5 liters hold on 1 to 5 liters per trees depending on the size of the trees. So mo to siya, isa to lima ka litro nga tubig sa isa ka punuan depende kung insa kadak-on ang imuhang fruit trees. Okay, nakuha. Okay, mao to siya ang atong fruit bearing trees. Now let's go to the ornamentals which is the last one. Mubo ra jud ni sa gipaspasan jud ni ako kay aron masigo sa mubo nga video kay og taas. Kapuyan ta man tan-aw, kapuyan ko mag-edit. Okay, sa last one ornamentals. Pwede dai pud ni siya sa ornamentals sa ang gingan ganina nga dili ra sa mga crops, dili lang sa mga high value crops. Kundi pwede po ni siya sa mga ornamentals para mapaganda po ang ating ornamentals. Okay, sa ornamentals, gamay-gamay lang dyan kay pila ramay ma-inom in taon sa ornamentals. Sa 100 grams nga farmers friends, ihalo natin siya sa 20 liters sa tubig. And then spray onto the soil or the roots sa mga anturyo, mag-unsa pa na diha, mga fan. Diretso natin i-spray natin sa gamot or ugat. Ogsa or sayuta and then apply every 10 to 15 days. Mauwaora jud siya sa vegetable 10 to 15 days. So chong mao na ang atong video karon. I hope meron kayong natutunan kahit kaunti lamang. So nakita natin kung ano yung mga benefits, dosage, time to apply, interval kung unsa kun kanus ata pwede, kanus ata sulod mag-apply. So mao to ang atong nakita sa Farmers Friends and then kung magpalit mo ni ani kung magpalit mo ani basaha, practice reading before using kay diha nagkamali ang tanan. And then if you have any question regarding with this liquid fertilizer, just comment down below og naapod mo i-share, just comment down below, i-share lang ang inyong experience. And then if naapod mo yung mga katanungan, just visit my Facebook page Bullion Stories Rhapsody also, and then message me there and I will give you some of the contact number of the seller. Kamu na mag-communicate og pila ang price. Okay? So that's it. And then before ta mag-end ang akong video karon na ako ipakita gamay nga mga video mga picture ninyo kung unsa di kalamay og resulta ang Farmers Friends kung ikaw magamit. So I hope na mo nakatanan. Isa lang ako gabilin ang magkugi makani.